Nako, nakakawa naman po itong drain tube ng ating air filter box at hindi na po natin makita yung kanyang loob. Napaka-importante po na nakikita natin yung laman loob nitong ating drain tube upang malaman natin kung may problema po itong ating engine. Kasi dito po makikita po natin kung meron pong tubig or langis. Kung tubig naman po, napasukan lang po ng tubig yan galing dito sa taas at dito po siya bababa. Langis yan ay delikado po yan dahil galing po yan dito sa ating engine breather at galing po yung langis dito sa loob ng ating engine. So, ang posible pong dahilan yan ay manipis na po itong ating piston ring at cylinder at nakapag-create na po siya ng malakas na blow-by. Yung blow-by po na yan ay siya pong magtutulak ng oil papunta po dito sa ating engine breather at papunta po yan dito sa ating air filter box. At dito po natin yan makikita. Kaya once nakakita po tayo ng lakas dito ay maging alerto na po tayo at checkin na po natin itong ating engine. So, kaya napaka-importante po na nakikita natin yung laman loob nitong ating air filter box drain tube. Kapag dito na po yung tsura ng drain tube, I do recommend po na palitan nyo na po ito at mamili na po kayo sa mga tindahan. At ito lang po ay nagkakalaga ng 50 pesos yung original na po. Pero may nabibili mga pare ko, ano, maporma yan, no? At nagkakalaga din po yan ng 50 pesos. At sa mga wala naman pong budget, at ito, meron naman po ko siya inyong isi-share. Kung wala po kayong budget, ay pwede naman po kayong mag-DIY at maghanap-hanap na lang po ng tube dyan po sa inyong paligid. Basta kung makakachin po kayo na meron po mga tube na makikita, ayan, kunin nyo po yan na tulad nito or idal naman po na tulad nito. Ito po ay host na nakikita lang po natin sa paligid ng ating bahay o sa kapitbahay na pwede po tayong manghingi ng konting-konti lamang. Basta importante lang po ay sukat siya dito sa pinakapasukan niya. Kaya ang gagawin muna po natin ay tanggalin muna po natin itong ating drain tube. Ayan. Napakadali na mga pare ko, hanggang lang po yung pagtatanggal sa kanya at saka po natin siya ngayon sukatin. So pwede po ito, try ho natin to kung kaka siya. Kung makikita nyo, meron pa po siyang tubig dahil nung nakarampong umulan, ayan, ay napasukan po siguro siya ng tubig. So kasya nga siya mga pare ko yun. Ayan. So pwede rin ho itong isa na to, try naman natin itong isa, ayan, kung kaka siya. Ito medyo matigas to dahil parang plastiko to eh, na makunat. O kasya din ho siya. So mamili na po kayo kung ano ang gusto nyo. Pero ako, ito yung napupusuan ko. So saksak na natin hanggang dulo. Yan, and then saka na po tayo pumutol dito sa part na to. At kung makikita nyo, clear naman po siya. At makikita naman po natin kung ano po yung posibleng naman niya. Gumamit lang po tayo ng cutter at saka po natin siya ikat dito. Ingat lang po sa cutter, baka po masugat. Yun mga pare ko. At nahulaan nyo na po ba kung ano po yung ating gagayahin? So gagayahin po natin ay ito, yung maporma. Ito, kung wala po kayong pandulo na tulad ito, ay pwede nyo na po itong painitan at tupiin. Diba ganun? Pero kung meron naman po kayong mga pandulong ganito na nakatabi lang po sa mga paligid ng bahay nyo, ay pwede po natin itong gamitin. Pero bago po natin ano yan, ay ilagay muna po natin itong kanyang lock sa ibabaw. Kasyang kasyo. Yun oh. O, libo ba? At saka po natin ilagay ito. Ayan oh. Wow, tile lock. Forma. Diba? DIY lang po yan. So, yun. Pusin lang po natin. Dito pa lang po ay hindi na po ito mahuhugot. Dahil talaga naman pong napaka, ano niya, higpit. So, pwede po natin itong gamitan ng hose clamp kung meron po kayo. Pero kung wala naman po, ay pwede na rin po yung ating tie wrap. At saka po natin i-tie wrap dito. Para lang po na sigurado tayo na hindi po matatanggal itong ating pangtulo. Ayan o. Then, itago nyo itong pinakaano para maganda yung dating. Ayan o. Para hindi hata. Saka po natin siya puputulin yung pinakatulo. Ayan o. Pare ko. Hindi po ba? Ayan o.
kung sakali man pong magkaroon po tayo ng oil leak dito sa ating engine breather at pupunta po yan dito, makikita po natin. At kung sakali naman po mapasukan yung tubig, ng tubig itong ating air filter box na galing dito sa kanyang butas, ay makikita rin po natin. Basta importante po ay clear na po ang ating drain tube ng filter box. So, ayun mga pare ko, di po ba? Okay? So, kayo mga pare ko, pwede po kayo mag-DIY ng sa inyo kung ano lang po yung posibleng available na materialis sa paligid nyo. So, dito lang mga pare ko, paalam.